So guys, part 6 na po to guys, part 6 na. Thank you so much po talaga sa lahat ng dadaanan ng content ko na to, sa lahat ng magtatapos ng content ko na to. Season 12 na po to ng What Is Written Truly Happened. Guys, to God be the glory po, si God na po ang bahala sa ating lahat. Kung sino man po sa inyo ang magbibigay ng puso, tapusin po muna ninyo bago nyo po bigyan ng puso ang bawat content ko. Salamat po. Si God na po ang bahala sa ating lahat. Ang content ko po na to, ang context po nito ay halo-halo na POV, life lesson, motivation, life coach. Tapos idagdag ko rin po din dito yung about dun sa magkapatid na nasa Holy Scripture, yung pong si Simon Zealot tsaka yung kapatid niyang crippled man. So guys, dagdag ko lang po yung content nga po na napanood ko sa isang platform. Sabi po nung gumawa nung video na yon, hayag na daw po talaga na nandun na talaga tayo sa huling generation. Konting panahon na lang daw po talagang ipaghihintay ng bawat isa sa atin. Babalik na talaga ang ultimate na pagbabalik ng ating bigatin sa ng Panginoong Jesus. Sabi niya po, kasi kung patuloy-tuloy daw pong sinisip-sip ng materialism ang mga tao dito sa mundong to, sa generation natin, eh hinding-hindi daw po tayo magiging ready sa paghahanda sa pagdating ng Panginoon. Kasi masyado na daw pong rampant yung mga nasa isip ng mga tao. Inisa-isa niya po. Ang binanggit po kasi ng Panginoong Jesus, pakinotes niyo po itong verse na to sa Holy Scripture, guys. Kung may time po kayo, papasadahan niyo po to, guys. Luke 17, verse 26 to 30, dire-diretso niyo po yan. Tungkol din po yan sa mga vision ng huling generation natin sa huling panahon. Sabi po nung content creator na napanood ko, ang activities daw po ng mga tao, mangyayari talaga o nangyayari na, at ito nga pong ang talagang hayag na nangyayari sa generation natin ngayon bago bumalik ang ultimate na pagbabalik ng ating Panginoong Jesus. Sabi niya po may 8 activities daw po na ginagawa din ng panahon ni Noah at panahon ni Lot na dumating ang dilubyo sa mga tao. So ang dami pong napahamak. Guys, sundan nyo pa po, sasabihin ko po yung 8 activities na talagang nakikita na natin ngayong panahon na to. Sana po guys, magpatuloy-tuloy po tayong lagi nating isabuhay, pilitin nating isabuhay ang katuwiran ng ating Creator. To God be the glory po ulit. Sundan nyo pa po, thank you po for watching.